Kumusta mga bata? Halina sa isang masayang pagbabasa kasama si... Nung mga nakaraan ay napag-aralan natin ang maraming titik sa alpabetong Pilipino. Ngayon ay pupunta tayo sa mga hiram na titik. Sabihin nga ninyo, tama, malalaman natin ngayon ano-ano ang mga titik na hiram sa ating alpabeto. Subalit bago ito, tayo muna'y umawit. Muli nating awitin ang mga titik ng ating alpabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, A, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Pilipino, madaling bigkasin, sabayan nyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, A, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Magagaling mga bata! Yon ang titik ng ating alpabetong Filipino. Ang alpabetong Filipino mga bata ay binubuo ng 28 titik. Ilan daw? Tama kayo, 28 titik. At ang 20 dito ay orihinal na titik mula sa atin. Pero ang 8 ay mga hiram. Anong ibig sabihin? Hindi ito talagang atin sa Pilipinas, kundi ay ating hiniram. Saan nagmula? Mula sa mga ibang bansa na pumunta sa Pilipinas. Ang iba ay nanakop, ang iba naman ay nangalakal o nakipagpalitan ng produkto. Dahil dito, tayo ay nakakuha ng ibang titik mula sa kanila, hiniram natin at ginagamit natin hanggang sa kasalukuyan. Iisa-isahin natin ang mga titik na ito. Ito ay ang mga titik C, F, J, N, V, Q, X, at Z. Minsan pa, bigkasin natin ang pangalan ng mga titik na ito. C, F, J, N, V, Q, X, at Z. Ayan mga bata, ang 8 mga hiram na titik na nasa ating alpabeto. Iisa-isahin natin sila ngayon. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang mga halimbawa. Ito ang titik C na may tunog na k, k. Katulad ng k, cactus. K, cactus. K, carnation. K, carnation. K, cauliflower. Napansin ba ninyo na kahit na pang Tagalog o Filipino ang mga pangalan ng salita, pareho pa rin ang bigkas? Hindi nagbago dahil nahiram natin ang titik na ito mula sa ibang bansa. Ang susunod na titik ay ang titik F. Sabihin nga natin na may tunog na folder. Folder. Fairy. Fairy. Fries. Na alam kong gusto ninyo. Fries. Silang lahat ay may unang tunog na F. Ito naman ang mga kabilang sa titik J. J. Sabi ng J ay J. Juice. J. Jacket. J. Jug. Ulitin nga natin. Juice. Jacket. Jug. Ito naman ang titik N na nagsasabi ng nye. 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 Karaniwan itong makikita hindi sa unahan ng mga salita mga bata, kundi maaring nasa gitna ng mga salita. Kaya ang mga ipapakita ko sa inyo mga bagay ay walang enye sa unahan, kundi nasa gitna. Tingnan ko nga kung mahanap ninyo. Carinyosa. Carinyosa. Nakita nyo ba ang enye dito? Ang carinyosa ay isang uri ng sayaw. Ito ang pambansang sayaw ng Pilipinas. Sunod ay Malacañang. Malacañang. Ito ang opisyal na opisina ng presidente ng Pilipinas. Kastanyas. Kastanyas. Kabilang ito sa mga nuts.
Isa itong sikat kapag malapit ng magpasko o kaya ay Pasko mismo. Kastanyas. Ang susunod na titik ay titik V na may tunog na V, V, V. Ito ay V-Vinta. Ito ay mga bangka na may makukulay na layag na makikita natin sa parting Mindanao. Ang larawan na mayroon ako dito ay nakuha mula sa Sambuanga. Mga bata, ito ay napakaganda at nakakainganyo ng maraming mga bisita, lalo na ng mga turista na galing sa ibang bansa. Ito ay V-Vinta. V-Van. V-Van. V-Vest. V-Vest. Ito naman ay titik Q. Q na may tunog na K. Karaniwan itong may katabing titik U. At karaniwan din ay makikita lamang natin ito sa mga pangalan ng mga tao. Ito si Pangulong Quezon. Siya ang ama ng wikang pambansa. Siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. K. Quezon. Ito naman ay K. Quiapo. Ito ay sikat na simbahan na para sa mga Katoliko. Ito ay K. Quiapo. K. Quirino. Siya si Elpidio Quirino na naging Pangulo din ng ating bansang Pilipinas. K. Quirino. Nakita niyo ba ang mga titik Q sa unahan ng mga salita? Ito naman ang titik X. Katulad ng X-ray, xylophone, taxi. Sa salitang taxi, wala siya sa unahan, kundi nasa gawing gitna. Subalit makikita pa rin natin ang titik X. X-ray, xylophone, at taxi. Sabi ng X, 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 X. Ang huling titik sa ating mga hiram na titik ay Z. Ang titik Z na may tunog na Z, zero, Z, zoo, na matatagpuan natin ang iba't ibang uri ng mga hayop. Zebra. Zebra. Ayan mga bata, ang ating mga hiram na titik sa ating alpabeto. Naaalala pa ba ninyo kung ano-ano ang walong yon? Tignan ko nga kung naaalala natin. Mayroon ako ditong iba't ibang mga titik. Titigan niyong mabuti dahil ang nais ko ay lagyan lamang ninyo ng X ang mga hindi kasama sa hiram na titik. Konti lamang iyon. Ano ang lalagyan ng X? Tama, ang mga hindi kasali sa grupo ng mga hiram na titik. Ano-ano kaya ang mga iyon? Tama, ang titik S ay hindi kasama sa hiram na titik. Ano pa? Ang titik G. Ang titik L at ang titik R. Magagaling! Ang lahat ng natira dyan ay mga hiram na titik. Ano nga ulit ang mga iyon? Pangalanan nga natin. C, F, V, X, Q, J, N, at C. Ito naman, isulat ang titik na kaugnay ng bawat larawan. Naaalala ba ninyo ang mga bagay na kasama sa bawat titik na ating napag-aralan? Tignan ko nga kung alam natin. Zero. Anong titik ito? Tama, titik Z. X-ray. X-ray. Magaling, titik X. K-cactus. Titik C. Malacanang. Ano kaya ang nakikita doon na kakaibang titik? Ang hiram na titik doon ay Enye. Quirino. Quirino. Titik Q. Fries. Titik F. Jacket. Titik J. At ang panghuli ay Vest. Anong titik ito? Titik V. Ayan, magagaling na mga bata. Ngayon ay napag-aralan natin ang walong hiram na mga titik sa ating alpabeto. Huwag natin kalilimutan ang mga titik na ito mga bata at ang kanilang mga tunog dahil ito ay lubhang mahalaga sa ating pagbasa. Maraming salamat. Nawa ay may natutunan tayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!